Welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon mayroon naman ako isang i-share sa inyo na problema ng BT50. So ito nga pala yung lumusot yung clutch niya, mga katropa, tinowing dito. So meron akong isang nakitang leaking, hindi naman sa primary, hindi naman sa secondary yung leaking niya. Nakita ko yung leaking sa pipe. So ngayon gagawa natin ng DIY para magamit ng mayari, kasi orderin natin yung parts. Medyo matagal, mga katropa, kasi wala siyang sasakyan. So ngayon, ganyan sinabi ko, i-DIY natin. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-DIY, mga katropa. So syempre, bago yung lahat, mga katropa, maraming salamat sa pag-support sa akin channel, lalong lalo ng mga YouTuber, subscriber, viewers, at saka mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong content, mga katropa. So shoutout nga pala kay paring Jan Jan, kay paring Louie, mechanic group members, yan shoutout sa inyo. Shoutout sa ibang group admin, yan shoutout, mga katropa, sa maraming salamat sa pag-approve ng aking pinopost na content, yan sa mga members, shoutout sa inyo lahat. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin di-DIY, mga katropa. Let's go! Mapapansin niyo, mga katropa, lusot yung clutch niyan. Ayan, lusot yung clutch niyan. Kasi mayroon nga siyang leaking, gaya na sinabi ko, mga katropa, lusot 'yan. So, tuturo ko sa inyo kung paano niyo i-DIY kung sakaling maabutan kayo sa gitna ng travel niyo na lumusot yung clutch niyo at may leaking, hindi naman sa primary, hindi naman sa secondary. So, kung sa pipe lang naman yung leaking, madali nating gawa ng paraan. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin gagawa ng paraan, mga katropa. So ipapakita ko sa inyo kung saan may leak. So ayan, mga katropa, kung mapapansin nyo ito, yan, dyan nagli-leak, mga katropa, dito sa pinakaulo nito. Yan, dyan may nakita nyo, basa, mga katropa, yan, basa, oh. Basa yung paligid niya. Dyan lumalabas yung pressure. So ngayon tatanggalin natin to, yung kulay itim na yan, mga katropa, para tanggal natin yung ulo. Tapos yung, kung mapapansin nyo itong leeg na to, dyan natin puputulin, tapos babarahan natin dyan, mga katropa. So kung anong gagamitin natin pambara, siguro Phillips screw na sakto sa butas niya para mabarahan yung butas, mga katropa. So pa sa pagtanggal naman, mga katropa, meron tayong clip, yan yung clip na yan, try natin tanggalin sa clip na yan. Saka dito meron ding clip dito, yan, mga katropa. So try natin tanggalin dyan para mailabas natin to, kasi hindi natin magagawa rito, mga katropa. Kailangan natin i-pull out para magawa natin ng ayos. So dyan ang gagaling yung leaking, kaya lumusot yung clutch niya, mga katropa. Hindi sa primary, hindi sa secondary, kundi dyan. So pag dito naman, gaya sinabi ko, pag dito nag-leak, so pwede pa natin gawa ng paraan. Huwag lang doon sa secondary, sa loob ng transmission, sa may bell housing, kasama sa clutch. So hindi natin, mahirap natin magawa ng paraan. Kailangan natin ibaba yung transmission, mga tropa. Pagka dito lang naman yung leak, madali. So tanggalin na natin, mga tropa, para ma-DIY na natin. Tanggal na natin, mga katropa. Pakita ko sa inyo paano natin gagawin, mga katropa. So ito, mga katropa, mayroon siyang crack. Ayan, oh, mapapansin niyo yan. Ayan, mayroon siyang crack, kaya dito nagli-leaking, kaya lusot yung clutch, mga katropa. So ngayon gagawin natin, mga katropa, puputulin natin to, tapos babarahan natin na kung ano man yung pwedeng pambara natin dito, para hindi na siya mag-leak, mga tropa. So yun, ganyan lang kaliit. Pero pag umorder tayo, kasama yung pipe mo mula dito hanggang dito, mga tropa, mahaba yung pipe kasama to, ganda sa isang dugtungan, mga tropa. So puputulin muna, tapos di-DIY natin.
So, naputol natin mga katropa. Nakita nyo man, liit lang ng butas, oh. Yung paglalabasan ng fluid papunta rito sa kabila, papunta rito. So ito nga yung DIY mga tropa para magamit lang ng may-ari. Kasi matagal dumating yung parts. So wala siyang sasakyan. So DIY muna natin. So hanap muna tayo ng pwede natin pambara dito mga katropa. Yung kayang i-handle yung pressure. So ito na mga katropa. Nalagyan ko na ng Phillips screw na maliit yan. Pinutol natin. Tapos nilagyan natin ng Phillips screw. Yung sakto lang sa butas ay yung medyo malaki ng konti sa butas, tapos nilagyan natin ng Loctite. Ayan mga tropa. Tapos i-double natin ng Hardex epoxy. Ayan mga tropa. Ayan Hardex, baka naman. Ayan Loctite 495. Ayan baka naman. Ayan o, oh. Ito yung ginagamit namin. Matindi yung dikit nito mga katropa, itong Loctite 495 na to. Kaya ito yung gamit namin once na may nababasag ng plastic or kung mga nagagamage yan. So, so saka sa paglalak namin ng bolt kapag emergency, so ito yung gamit namin. Siyempre impok silalagyan natin dito mga katropa. Actually okay na to mga katropa, kaso para sure lang tayo, lalagyan na natin ng impoxy rito mga katropa. Yan, naka-Loctite na siya, pero lalagyan pa natin ng impoxy. Konting epoxy mga katropa at saka yung Loctite. So pwede na to mga katropa. So i-install na natin dito siya. Medyo madilim lang mga katropa. Nasaksak lang natin yan mga katropa. Tapos lalagay natin yung kanyang clip. So sa clip mga katropa, ingat-ingat tayo sa clip mga katropa. Baka malaglag, mahirap hanapin, maliit. So okay na siya mga katropa. Yan. So ngayon i-bleed natin mga katropa. So ito yung kanyang bleeder mga katropa. Tatanggalin niyo lang tong clip na to, tapos hayaan niyo lang siyang tumulo mga katropa. Yung bleeder ng ano yan. Tapos ipam niyo lang ng konti-konti mga katropa dun sa pedal. Tapos pag may pag naitulak niya na yung hangin, pwede niyo nang ibalik yan. Tapos i-play niyo lang ng pump yung clutch pedal. So okay na siya mga katropa. So ngayon na natapos na natin gawin mga katropa yung ating DIY na clutch pipe na leaking. So yan mga katropa. So kung mapapansin yung leaking na yan, galing dito sa taas. Galing dun sa taas yung leaking na yan, dun sa pipe, dun sa DIY natin. Hindi siya galing sa lower clutch na nasa loob. So yan mga katropa. So ayan mga katropa, natapos na natin yung ating DIY na clutch pipe na may leaking. Ayan. So ngayon tetestingin natin mga katropa. So ito yung clutch, ito yung brake, ito yung accelerator. So ayan. So ngayon tetestingin natin. Okay na mga katropa. Ayan. O, diba? Ganun lang mga katropa, simple lang yung pagbi-bleed niyan. Kahit hindi mo na nga i-bleed mga katropa yung pedal niyan, kahit hindi ka na magbukas ng bleeder, ipampump mo lang yung clutch, babalik sa dati yan mga katropa. Ayan. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo kanina yung bleeder niya para doon sa mga ibang hindi nakakaalam mga katropa. So ngayon, start natin.
tapos i-ship natin. Kasi tinowing to mga katropa, hindi niya maikambyo. Yan. Ngayon, dini-IY nga natin yung pedal niya, ay yung pipe niya. Nilagyan natin ng bara, mga katropa. So, ito yung kanyang, dito nag-leak mga katropa, yan. Ito, mapasin nyo ito, may crack na to yan. Diyan nag-leak. So, baka dyan lang yung problema nung inyong transmission, baka akala nyo sa loob. So, kailangan i-visual checking natin mga katropa. So, nakita nyo naman kung nasan yung location nito mga katropa. So, kalimitan na pag original yung parts, so dito bumibigay yan mga katropa. Ayan o, oh, puro crack o, oh, ayan o. Oh. Puro crack, ayan mga katropa, makikita nyo puro crack yan. So, ayan, baka mauwi sa baba ng transmission, yung pala nandito lang yung problema mga katropa. Kaya dini-IY natin, pinakita ko sa inyo para sa may mga manual transmission na BT50, yan, for Ranger. So, pwedeng panggalingan yan mga katropa ng ating lusot yung clutch. Yan o, ship natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Oops, reverse. Yan. Oh, swabing-swabing o. Oh. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Reverse. Oh, diba? So, okay na yan mga katropa. Yung na-DIY natin na clutch yan. Hindi na siya nag-i-stack. Kung meron siyang leak, mag-i-stack talaga yan. Kasi nga yung pressure, hindi niya na kayang itulak pabalik yung ating pedal. So, gaya na sinabi ko mga katropa, visual checking nyo muna yung inyong sasakyan. Lalong-lalo na Ford Ranger BT50 na manual. Yan. So, dun sa may pipe, meron kayo makakitang ganito. Yan. Sa mga hindi pa nakaka-encounter, so baka ma-encounter nyo lang mga katropa sa mga katropa natin dyan na gumagawa ng BT50. So, lalong-lalo na sa mga owner, kailangan na visual checking. Sa mga owner naman, nakita nyo naman kung saan yung location. So, pwede nyo i-visual checking kung may leak ba o wala yung area ng pipe na yun mga katropa. So, sa mga gumagawa naman, kung ito lang yung problema ng sasakyan, huwag na nating ibaba yung transmission. I-repair muna natin DIY para unang-una makatipid din si customer natin, 'di ba? Pangalawa ay hindi rin tayo masyadong mahirapan. Mahirap pero kung talagang kinakailangan ibaba yung transmission, ibababa natin mga katropa. So pero kung dito lang, kahit hindi muna natin ibaba, obserbahan muna natin, i-repair muna natin, tapos obserbahan natin. So baka makuha pa sa hilot dito sa ganito. Yan. Pinutol ko lang mga katropa at binarahan ko ng Phillips screw. Yung sakto sa butas, yung medyo laban ng konti sa butas yan mga katropa. So ayun mga katropa, sana nakatulong sa inyo yung pinakita ko sa inyo yung DIY natin kung paano natin i-repair yung pipe ng BT50. Lumusot yung clutch niya dahil may leaking yung pipe na sa area ng kagaya ng nakita nyo mga katropa. Pwedeng-pwede nyo i-repair kasi mahirap hanapan ng pyesa. So kagaya rito, mahirap hanapan yung pyesa. So mga next week pa darating. So kakagamitin ng may-ari yung kanyang sasakyan. Kaya ni-repair natin. So dini-IY naman natin. Pero guarantee naman yung ating DIY mga tropa, kahit na hindi napalitan yun mga katropa, sigurado yun, tatagal yun. So ayan mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo sa mga subscriber, viewers, YouTubers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content mga katropa. Baka sakaling makatulong sa inyo yung mga ginagawa kong content, DIY, tutorial at iba-ibang tips mga katropa. So ayan, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless. Bye! Thank you for watching mga katropa. See you my next video.